Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami ang Kingdom of Heaven, the Holy Nations of God para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban. Nakatandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Bago ko po muling ipagkalob sa inyo si Pastor Leonides, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga tao na patuloy na sumusuporta, na patuloy na nangakikinig na mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong banal na kasulatan. Narito pong muli ang ating pong pastor, si Pastor Leonides. Well, talagang walang magandang umaga sa inyo, Pilipinas, at buong daigdig. So, nagkalat na ang mga balita. Tumakip na sa mundo ang mga masamang balita. At nagkaganap na ang mga mali-maling balita. So, kailan pa magliliwanag? Kailan pa magkakaroon ng umaga? So, ang topic natin pag-usapan ngayon dito, kung talaga bang may katarungan at hustisya, bakit naghahari ang mga magnanakaw at tulisan sa gobyerno? Ito po, sinagot po ni Propeta Isaiah, 62. De, doon sa 56, basahin mo muna. Isaiah, Kapitulo 60, Talatang 2. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Alright, hindi maliwanag yan. Kanino niya makikita ang liwanag? Sa iyo. So, ang tinutukoy niya sa uno, ito, basahin. Ikaw ay bumangon. Kayo ka mo ah. Kayo ay bumangon. Sumilang kayo sapagkat ang inyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo. Alright. Sino yung kayo ay bumangon? Kayong mga Kristiyano na tatakot sa Diyos at naghanap ng kapayapaan, bumangon na kayo. Kapayapaan. Dahil ang batas ay wala ng hustisya. Sinasabi yung mga nagsasalita, ginugulo niya ang utak ng tao, ang ating gobyerno. Nililito nila ang mga tao para hindi matrace ang mga tunay na mga kasalanan. Kung ano-ano, bintang. Bintang doon, bintang dito. Lahat ng mga grupo binibintangan. Para din po hindi matrace yung kanilang mga anomalya. Para hindi mausig kung sino talaga ang nagbibigay ng anomalya o katarantaduan sa mundong ibabaw. Alright. Ito ang inaayawan ng Diyos. Sandan nyo ah. Pero pag-usapan natin ito ay doon sa Isaiah 56:1. Pamagat, ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahayag. O, paano mahayag ang katuwiran ng Diyos? Pero lahat kayo ay walang katuwiran. Lahat ay mali-mali ang inyong pinapahayag na yan ay talagang kalapastanganan sa paningin ng Diyos. Di ba sinabi ko sa inyo,
walang may lilihim sa mata ng Diyos. Makapaglihim kayo niya sa inyong mga kapwa tao. Pero ang Diyos ay hindi nyo mapaglihiman. Tandaan nyo ha. So, malapit na. Malapit na ang paghukom. Dahil pinasisiyasat ko ng gobyerno noon pa. Kanino ko pinasisiyasat ang gobyerno? Kay San Miguel Arcangel. Sino si San Miguel Arcangel? Yan ang sinasabi nyo, Diyos Espiritu Santo. So, mayroong Diyos Ama, mayroong Diyos Anak, at mayroong Diyos Espiritu Santo. So, makatuwid po pala, yan ang Santissima Trinidad na hindi pinapaniwalaan ng maraming reliyon. Silang tatlo ay nagkakaisa ng prinsipyo laban sa masasamang asal ng tao. Kaya ang Diyos mismo, sinabi niya, Isaiah 56:1, yung pabagat. Ganit ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahayag. Alright. Bakit sinabi ang Diyos ito noong pang panahon ni Isaiah? Dahil wala ng katarungan noon pa. Ang gobyerno noon pa ay mandaraya na. Kahit na noong panahon pa ni Moises, mandaraya na ang gobyerno. Magnanakaw ng gobyerno at nilulukula ang kanilang mga tauhan na walang pinag-aralan. Inililigaw nila ang katarungan sa mga taong walang pinag-aralan. So, malinaw na iniligaw nila bayan dahil walang hustisya. Walang katarungan. Bakit? Dahil yung magnanakaw hanggang ngayon hindi pa nabilanggo. Pero nagnakaw ng itlog hanggang ngayon hindi pa makalis sa kulungan. Anong dahilan? Dahil wala siyang may suhol. Kung magbigay man ng suhol, hindi na tanggapin dahil maliit lang na suhol. Hindi pa kayo matinga. So, bakit yung mga droga na nahuli nyo, yung promotor ng droga, bakit nakawawala sila? May lagay. Dahil malakas ang suhol. Malaki ang suhol. Kamuyong, kamukay, binanggit kanina na narinig ko. Bakit nakalusot ang vaccine? Sa Pilipinas? Malaking lagay. Dahil malaki ang suhol ng vaccine. Ngayon, may mga narinig ako dahil ayan ang sabi ng Biblia. Pagdating sa inyo yung Espiritu ng katotohanan, ay papadumayan niya kayo ng buong katotohanan. At anumang kanyang marinig, ang mga bagay nito kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga panahon darating. Alright. Kaya yung narinig ko ngayon na marami na raw ninakaw ng mga nanunungkulan sa bayan na pera ayon sa akin narinig sa balita. Na bilyon-bilyon na raw ang hinahawakan ang mga namumuno sa pamahalaan. Bilyon-bilyon na. Bakit naghihirap ang bayan? Pinababayan nyo ang taong bayan na naghihirap. Pamahal na pamahal ang presyo. Gasolina, gas, bigas. Bilihin, namamahal na lahat. At naghihirap na ang bayan. Pero kayo raw, sabi ni San Miguel, nagpapakasasa. Ayan, nagpapakasasa. Sa kayamanan ng inyong taglay dahil naka-aircon daw kayo. Ha? Maganda higa ninyo. Kompleto. Masarap pa pagkain. Pero ang taong bayan na kargo ninyo ay naghihirap na.
Alam ninyo, nagpapakasasa na ang mga taong bayan na yan ay duwadaing na sa Panginoon. At ano, ang Diyos ba eh, bingi para hindi niya marinig ang daing ng tao. So basahin doon sudo nung isugo si Moses na magligtas ng tao. Anong narinig ng Diyos ng daing ng bayan? Exodo Kapitulo 3, Talatang 7. O sige, basahin. Sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel. O kita na. Sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel. Bakit? Ano ang naririnig ng Diyos na daing na Israel noong panahon nila? At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto at aking dinig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila. O, kita na. Ano yung tagapagpaatag? Ang mga nagbibigay ng batas. Yung mga nagpapatupad ng batas. Yung mga namamahala. Yan ang tinatawag na tagapagpaatag. At bakit ginagawa ng mga tagapagpatag ang mga bagay na yan? Yung dinadayin ng taong bayan. Sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Kapanglawan, kahirapan, kadalamhatian, kahirapan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Alright. Nung bumaba siya, sino ang ginamit niyang tao? Hindi ba si Moses? Kaya si Moses ngayon na malakas na loob, nalubaban sa gobyerno. Ha? Ang gobyernong paraon, dahil ang pamamahala ng gobyernong paraon noong panahon nila, ha? Mabigat ng trabaho, kulang pa ng pagkain, kulang pa ng sweldo, overtime parati, at walang halaga yung overtime sa kalina noon. Mabuti pa ngayon, may overtime, may bayad na. Pero ang overtime na yan, wala rin kabuluhan. Alright, ngayon, ano pinaglaban ni Moses? Dahil binuksan niya yung tinatawag na rice granary na walang paintulot si Paraon. Dahil alam niya si Paraon noong panahon na yun ay kuripot talaga. Kaya na dumadaing na yung tao, alam na niya ang kahirapan ng tao, mahigpit pa rin ang kanyang batas na hindi niya bigyan yung mga mahirap ng kanilang pagkain para lumakas sila. Dahil si Moses ay nation builder, kung tawagin. Alam niyo, nation builder? Architect, engineer, tagapagtayo ng bahay at mabibigat ang trabaho yung mga tao dahil walang maksila. Hindi ka mukha ngayon. Mayroon na kayong bako. Mayroon na kayong mga equipment na magdala ng mabibigat na bagay. Para kayo na building matas ay gawin ninyo, kaya na ng makina. Pero noong panahon nila, wala. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Walang gamit? Ay, walang gamit. Wala kahit anong gamit. Alright. Wala silang equipment. So, mano-mano kung tawagin. Ayaw pala, mano-mano. So, puro lubid ang ginagamit nila para itaas ang mabigat na tinulada ng tinatawag na bato. Tawag doon, manpower. Yes, manpower pala. Sorry. So, ngayon, itong manpower na ito, talagang mabigat. Lalong-lalo na, lubid lang. Walang kadena. Hindi kamukha ngayon. Meron ng kadena. Meron ng kable na gagamitin.
Pero no, lubid lang. Pag naputol yung lubid, ano kaya mangyari? Di ba nadaganan ng mga tao, ng mga matayang tao? Alright, meron naman silang gamot noon. Mga herbal, ginagamot sa mga tao. Magagaling naman yung mga tao, pero yung nadaganan, napisa, mamatay talaga. Okay, wala naman nakalayan ng bigyan ng bayan yung namamatay. Dahil wala naman nasulat sa Biblia. Pero siguradong, binibigyan din yan tulong yung iba. Alright, ngayon, sa panahon natin, meron na bang katarungan na sinasabi ng Biblia? Bakit yung mga magnanakaw sa gobyerno hanggang ngayon wala pang nakulong? Meron bang hustisa dyan sa mga gumagawa ng krimen na ganyan? Kaya namimihasa ang nasa gobyerno dahil ang mga magnanakaw hindi sila kukulong. Bakit? Dahil ayaw nila magnakaw na maliit. Dahil pag nahuli sila, kung malaki lang ninako nila, kaya nilang bayaran ang hukuman. Hindi ba bawal yan sa Biblia? Suhol? Alright, ngayon, sa panahon natin, yan ang problema sa ating namumuno sa bayan. Kahit na nagnakaw sila, walang umuusig sa kanila. Kamukha yung hatol kay Duterte, Bintang, na siya pala ang nagnakaw ng pera ng bayan. Dahil sabi ni Miranda, yung reparation pay. Alam niyo, reparation pay na sinasabi ni Miranda, reparation yun. Dahil war damage, kung tawagin. Pati yung sa comfort women yata, kasama dun eh. Alright. Naibigay ba doon sa mga taong karapat-dapat na bigyan? Hindi. Nasa bulsa nila. Sabi ni Miranda, kinulat ni Duterte, pinaghatian nila ni Marcos. Totoo ba ito? Kung Bintang ni Miranda yan, bakit din yung huliin? Kung Bintang talaga, o kaya binabaliwala rin nyo dahil wala naman nakipaglaban ng katarungan. So, ano mang balita na ginagawa ninyo? Binabaliwala ninyo dahil wala naman makapaglaban ng katarungan sa inyo. Justisya sa hukuman. Bakit? Makapangyarihan daw po sila. Dahil kakampi nyo lahat ng inyong mga hukom, kaya walang magnais na makikipaglaban sa harapan ng hukuman ninyo dahil ang hukuman ninyo hawak ninyo sa liig. Kapag hindi kayo kampihan, alam na nila kung ano mangyayari sa kanila. Para daw silang bumangga sa pader. Talaga? Kaya ganyan din panahon ni Pilato. Nung si Pilato, sabi niya kay Jesus na walang kasalanan ng taong ito na dapat niyang ikamatay. Anong sigaw yung mga tao? Kung di mo ipako sa krus yan, ay hindi ka namin kaibigan. Anong alam na nila ang ibig sabihin niyong hindi ka kaibigan, kaaway ka na at ikaw ay dapat patayin. Harangin ka sa daan, isalvage ka, walang nakikita, tapos ka. Yan ang kinatatakutan ni Pilato noon kaya naghugas ng kamay. Hanggang ngayon, ganyan ang kinatatakutan ng mga hukom sa lupa na pag hindi sila umayon doon sa mga masasamang gawain ng gobyerno, baka sila'y iligpit, isalvage. Kaya, kahit na paano, nasuhulan sila, kumita sila, umayon sila, wala naman naghabla. Dahil bawal pala ang magbalita ng totoo. Pag may nagbalita ng totoo, ang tawag nila ay paninirang puri. Kamo kayo, nangyari kanina doon sa Senado. Nag-meeting daw sila, nagkagulo-gulo. Dahil doon sa tinatawag na Confidential fund. Bakit may confidential fund? Ano meaning ng confidential fund? Pera na lihim, confidential? Kaya confidential eh. Pera na lihim, hindi nyo ihayag? Bakit?
Secret money. Dahil yun pala ang ninana ko nyo, kaya confidential fund. O paano ngayon mahayag yung confidential fund? Sana all may confidential fund. Wala naman naghayag dahil takot. Sa batas ninyo na may maghayag, papatay ninyo. Eh, nag-leak. Kumalat sa social media. Ngayon, kumalat ngayon sa social media. Sabi nila, nagbibintang, naninira daw sa Senado. Sinisiraan yung mga... Oh my God! Yung mga hukom sa gobyerno, senador, congressman, yan mga hukom. Sinisiraan daw. Parang lumalabas po yata na yung mga bintang ni Tata Eduardo Miranda, nagkakatotoo ah. Sa mga politiko. Ang dami na nagbigay yan ng patotoo ng gobyerno, talagang ibulubulsan nila ang pera ng bayan. Mapapasubalian ba nila yung bintang ni San Miguel Arcanghel? Lalo na San Miguel Arcanghel. Dahil taon-taon pinasusurvey ko ang mga naghahari dyan sa Malacañan. At ano nang sabi ni San Miguel sa akin? Wala, anak. Binubulsin nila ang pera ng bayan. Alright. Ngayon, totoo ba yung nakita ni San Miguel? Totoo ba yung nakikita ng Diyos noong panahon ni Jeremias na sinabi doon sa 9:19 ng Jeremias? Ano po ba? 17:9? Ah, 17:9 ba? 17:9 na Jeremias. Dahil nung panahon ni Jeremias, yan na ang ginagawa ng Diyos. Pasay. Kahit na nung panahon ni Moses, yan na ang ginagawa ng Diyos. Nagsusurvey na sa buong universo. Si Basayan. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? O, kita na. O, yan ang tanong. Sino nakakaalam sa pandaraya na ginagawa ninyo sa lipunang ito? Buong daigdig, noon pa, hanggang ngayon, dahil sinabi ng Diyos sa akin noong 1990s. Ang politika. Ang politika, anak, ay marumi. 1970s yun, noong 1990s. Sabi niya sa akin, wala, walang nagbago, wala, kahit na isa. Hindi naman ako nagtatanong. Ngayon, napaisip ako, ano yung sinabi niya, walang nagbago? Wala, wala, kahit na isa, wala naman tinukoy, gobyerno o tao. Walang tinukoy, basta nag-isip ako na mag-isip. Kung ano yung sinabi niyang wala, wala nagbago, wala kahit na isa. Iniisip ko yun, matagal na, 1990s hanggang ngayon, yung pala, natuklasan ko ngayon sa mga balibalita na ang gobyerno talagang hindi pa nagbabago. Tanda nyo ah, nangunguriat ng pera na may pera, pera ng bayan, ninanakaw nila, binubulsa, sabi ni San Miguel. Roma 3:10. Si Basayan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala, kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala, kahit isa. O, kita na. Noong paraon pa na Jesus, panahon ni Pablo, sila isa'y parin pala yan. Ano po ba ibig sabihin ng dito? Ang kanilang lalamunan na 1,000 bukas na nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Lalamunan ay 1,000 bukas. 1,000 bukas. Pinapatay nga nila yung humadlang sa kanilang sindikato. Inililigpit nila. Kung hindi umayon, patay. Sa kanilang gawain sindikato. Patay. Kaya, walang nakakalam kung sino pumatay ngayon dahil sa kanilang bibig, inililihim ang mga bagay na yun. Kamukha ni Pablo.
nung patayin niya si Teban. Alam niya kung sino yung mga pumatay ng tao eh. Pero, ano sabi niya? Ano sabi niya? Tatakpan niya. Protektan niya yung mga pumatay kay San Esteban. Kaya sinong umusig sa kanya? Ibig sabihin pala, hawak nila yung hustisya. Talaga? Kaya pinatay nila San Esteban dahil pinatutunan niya na nakikita niya ang Diyos na nandun sa langit na kaupo. Si Kristo sa kanan niya. At ano sabi yung mga tao? Sinungaling. Ano bang bintang? Yabang. Nagkakatha. Nagkatha ba yun? Isang taong tapat at mayroong third eye. Nakita niya si Jesus na kaupo sa kanan ng Diyos. Hindi pinaniwalaan yung gobyerno. Ayun pamatay sa kanya. Membro ng gobyerno eh. Kasabwat ni Pablo. Ngayon, nung usigin na Diyos si Pablo, ano nangyari? Hindi ba binulag niya si Pablo doon sa daan ng Damasco? Anong rason? Kasi basahin. Doon sa Gawa, Kapitulo 9. Maraming beses natin naaaral. Oo nga. Anong rason bakit niya pinulag si Pablo? Ngayon, binulag yan ha. Pero si Ananias, pinatay ng Espiritu. Sino yung pumatay? Kumpurbi, ama o ang anak ng Diyos na si Jesus ang pumatay. Eh dito, si Jesus mismo bumulag kay Pablo dahil sa anong sinabi ni Jesus? Inuusig mo ako. Sa basahin. Gawa Kapitulo 9. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga lagad ng Panginoon na parod sa dakilang sasordote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapo sa Jerusalem. At sa kanilang paglalakad ay nangyari na siya malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya nasubasob sa lupa at nakarinig na isang tinig na sa kanya nagsabi, Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Alright. Ano ibig sabihin yon? Bakit siya pinag-uusig? Hindi naman siya yung inuusig si Jesus kundi mga nananamba na tao sa Damasco, pinipigilan ni Pablo para walang magsamba sa Espiritu. Dahil si Pablo ay Katoliko. Tandaan nyo ha. Binabawal niya yung sumamba sa Espiritu. At lahat na sumasamba sa Espiritu, dinadala niya sa bayan para gapusin at ikulong. Yung iba, pinapatay niya. Kaya anong sabi ngayon ni Esteban nung utusan ng Panginoon nagpagaling niya si Pablo? Natakot si Teban, di ba? Ngayon, Ananias. Kaya, si Ananias pala. Natakot si Ananias. Bakit? Dahil yan yung namamalikan niya na ginagawa ni Pablo sa mga tao mananamba sa Diyos. Inuusig niya sila lahat. Baka mausig din siya. Ano sabi ni Jesus? Huwag ka matakot. Bulag na yun. Kaya iutusan kita para buksan mo ang kanyang paningin. Eh bago buksan ko ang paningin niya. Parang ganon. Kasi yan ay basong hirang sa akin. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin, banal yung kaluluwa niya. Naligaw lamang. Dahil sumusunod lang siya sa batas ng tao, hindi sa batas ng Diyos. Kaya naligaw siya. Kaya nung nakasunod lang siya sa batas ng Diyos, sino ngayon ang katuwang ni Jesus na naghayag ng kanyang ebanghelyo? Di ba si Pablo? Ganon din. Si Ananias. Nung usigin ng Espiritu si Ananias dahil sa pandarayan ng pera ng bayan, mamamayan, hindi ba pinatay si Ananias? Ngayon, ano ang sabi naman ng Diyos nung panahon ng una? Nandun sa Deuteronomio 32-39. Kaya nga, binabalaan ko kayo ngayon, kayong mga sinungaling
na tao sa gobyerno. Baka darating na araw na usigin kayo ng Panginoon at mangyari ito sa inyo. Yung isa, pinatay niya. Yung isa ay ginamit niya para makatuwang niya sa ebanghelyo niya, si Pablo. Ngayon, alin sa dalawa ang gusto niyo? Kayo'y patatawarin para gamitin niya kayo sa kanyang katuwiran o patayin? Dahil sila, sinabi mo sa inyo, walang katarungan sa inyo, walang hustisya. Sumusunod lang naman po kasi sila sa mga utos dahil sila yung mga bayaran, mga pinasasahod lang na nakatataas sa kanila. Kahit na! Pag hindi sila sumunod, tanggal sila sa trabaho nila. Kahit na! Eh Diyos ba? Yung mataas na pinuno, Diyos ba? Siya ba ang may-ari ng hustisya? Samantalang wala namang hustisya sa kanila, may batas nga. Pero lahat ng batas o manghawakan ng batas ay nasusulan. Paano magkaroon ng wastong katarungan? Yan ang nakikita ng Diyos sa Pilipinas at buong daigdig. Tagayo lang po ni Apostol San Pablo, ginagawa niya yung mga pagpatay na yun sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, gawa nga ng siya binabayaran ng mga matataas na paring Romano-Katoliko. Kaya nga, dahil ang mga paring Katoliko, sila humawak ng gobyerno noon, kaya magkarap yung simbahan at munisipyo. Dahil kakonekta niya yung mga simbahan, lalo yung mga nangungumpisal sa simbahan, pinapairiskuan nila noong panahon ni Rizal. Dahil nangumpisal sila dahil sa pagnanakaw, ikulong naman nila at barilin, ipairing iskuan. Kaya dyan nag-rebuilding si Rizal noong panahon niya. Dahil binulgar ni si Rizal yung ganun sa bayan. Ano ginawa lang ni Rizal? Hinuli rin at kinulong at pinatay. Mga paring Katoliko rin pala pumatay kay Dr. Rizal. Talaga? Pati sa mga apostol. O ngayon, ito bang hustisya na ito na itinatayo na pinatatay ng Diyos? Tunay bang may ipin na batas? Dahil mula pa nung bata ko, sinasabi ko sa inyo, lahat na nagkasala sa gobyerno, hanggang ngayon, nanunungkulan pa rin sa bayan. Kaya naminiyasa yung mga politiko na yan eh. Dahil walang nakukulong sa kanila. Dahil pag malaki na nakuha mo na pera, kaya mo nang resign na. Or mag-resign ka na, naka $6 billion ka nang nanakaw. Resign ka na. Ganun lang. So, ibig sabihin, yung gobyerno, talagang tulisan at magnanakaw. Kasi ni naka $6 billion. Di tama yung sinabi ni San Miguel Arcangel na binubulsan ninyo ang pera ng bayan. At tama naman yung sinabi ni ayon ni Miranda na ninanakaw nyo ang pera ng bayan. Niluluko nyo mamamayan. Ngayon, ba't hindi ngayon ulihin si Miranda? Kung tunay na hindi totoo yung sinasabi niya, alam ko na binabaliwala nyo eh. Dahil wala namang kakayahan si Miranda na gamitin ng iyong batas na liko-liko. Dahil kahit na magdemanda sa batas ninyong liko-liko, wala siyang kapadapadalo, tandaan nyo. Dahil kakampihan kayo ng iyong mga hukom. Alam ni Miranda yun. Kaya hindi makapagdemanda sa gobyerno dahil kakampi nyo ang mga hukom. Tandaan nyo ha. Kagaya na lang ni Duque, nung panahon ng pandemya, ilang billion dollar ang nadali ni Duque. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakulong. Magkano raw ba yung nakuha ni Sara? 500 million yata yun sa confidential fund. Alright. 500 plus million o 560. Alaan, 500 billion o million? Maliit lang sa kanila yun. Alright. Tungkol doon sa mga nanghawakan ng pera na 100 million, million na 10 tao na pangalan, hindi mo kasi nilista. Sabi ko sa'yo, ilista mo. Sino ba sinasabi mo yung Hayaten? Sila Dilimag? Hindi! Ay, sana po yun, yung mga pamunuan ng
Central Bank. Banko Sentral ng Pilipinas. O, bagay mo lilista kasi para alam natin ang pangalan. Kaya pinalilista ko ang mga pangalan yan para alam natin banggitin. Pagka naman po sinabing mga matataas na pinuno ng Banko Sentral ng Pilipinas, kilala na po nila yan. So, sa dami na nanakakaon ng pera ng Pilipinas, ilang kayang trilyon yun? Bilyon? Malagi na. Kaya pala, namimihasa ang mga politiko na nagnanais na mata sa posisyon dahil pag nagnakaw ka, baliwala lang. Hindi makukulong. Hindi makukulong. Mag-resign ka lang. Okay na. Okay na. Kaya namimihasa ang mga politiko sa Mandaraya eh. So, tama ba yung sinabi ni Miranda na alisin na ang mga namumuno dyan sa Malacañang? Kasi po, kung magpapatuloy pa rin yan, hindi naman mawawala yan eh. So, ngayon, hindi ba binugkahi ko sa inyo kung mahihukuman kayo sa lupa, mahihukuman kami sa langit? At tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sabi ni Pablo, di ba? Di ba, Sain? Sa Roma. Roma, Kapitulo 14, Talatang 11. Dahil ang sabi niya sa Roma, ang Diyos ang hukom sa langit at lupa. Di ba, Sain? 14, Talatang 10 hanggang 11. Datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Hindi. At ikaw naman, hindi po tuloy-tuloy po ito. Sige. Bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Alright. Sapagkat... Diwan-diwanan, siulitin mo. Datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat... Alright. Ano ibig sabihin niyan? Meron kayong kinikilingan at meron kayong pinapanigan. Ha? Na maliwanag yan, ha? Ang batas ninyo ay may kinikilingan at may pinapanigan. Wala pala sila kay Erap, wala kumpakumpari, wala kumakungari. Kaya nga. O bakit yung presidente na may hawak ng katarungan, bakit nyo sinibak? Sinipa sa pwesto kasi matwithdraw. Ayaw ninyo ng presidente na kayo'y hatulan ng presidente. Si Erap, walang kumpakumpare, walang kumakumare. Ngayon, ang gusto nyo pala yung presidente na mayroon siyang sinikilingan, mayroon siyang pinapanigan. Meron siya mga kumare, kumpare. Porque kumpare mo eh, ayaw mo na mahatulan si kumpare mo. Alright, so. Maliwanag. Na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo noon pa hanggang ngayon. Pero hindi nyo pinakikinggan ng Ebanghelyo dahil ang Ebanghelyo talagang hindi totoo kanyo. Pero punta tayo dyan. Tandaan nyo yan, ha? Ayaw kasi nila ng ilaw gawa ng... ayaw nila ng kaliwanagan. Kaya pala ayaw nila kay Jesucristo dahil si Jesucristo, ha? Nagbibigay ng katarungan sa mga tao. Pero ang tao, binabaliwala ang mga tao inaakusahan ng katarungan. May pinapanigan, mayroong kinikilingan. Tuloy po natin to. Sige. Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ng bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapakahayag sa Diyos. Magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Alright. So kung ayaw nyo magsisi sa inyong mga kasalanan na ginagawa, kaya nga sinabi ko sa aking mga Facebook,
pipirmahan ko na ang pagbaba ng hukuman ng langit dito sa lupa. Alright. So, naghanap ako ngayon ng kasamaan, mga tao matatalino na manghawakan ito para sa ganoon, mabigyan na ang katarungan ng batas. Okay, sana si Tulpo eh. Magaling mang usig eh. Alright. Kaso lang nung pagdating ng pandemya, napipi. Inahanap nga ng Diyos yung mga taong tapat at matatalino sa ilagay sa mga gawain ganyan. Diba sa in? Mateo Kapitulo 25 at talatang 24 hanggang Mateo Kapitulo 24 talatang 45. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaw ang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat na siyang gayon ng kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Oo, maintindihan niyo yun? Lahat ng tao ay pagkatiwala sa kanya at bigyan na ang katarungan ng bawat isa. Yung aliping tapat at matalino na kung makita niya na gayon ang kanyang ginagawa, kamukha ni Pao Chip Acosta. Ayan, buti pa yan, si Pao Chip Acosta, talagang walang kinatatakutan yan. Isa ito si Tulpo. Miranda, dato katarungan. Si Atorne, katarungan. Captain Ray Baleros. Captain Ray Baleros. Ayan, sila Miss Lynn Agno. Ayan, Lynn mga Agno. Lumalaban sa katotohanan. Miranda, ito mga taong kailangan sa gawain ito, hustisya, katarungan. Dahil, ayon sa report ni San Miguel, talagang tulisan kayo't magninakaw. Tandaan nyo ha. Ngayon, habla nyo San Miguel, huliin nyo San Miguel, ikulong nyo. Kung hindi totoo ka dyan sinabi. Tingnan ko lang kung hindi mapugot yung mahulo ng mga kaluluwa nila. Alright, so, sinabi ko na yan sa unang Facebook ko eh. Pag nakita ko itong mga taong tapat na ito at sumama sa akin, Miranda, Lady Man, Baleros, bagay may usapin na kami si Baleros eh. Siya raw sa ground force, ako naman sa air force. Alright. At si Attorney Albert, kung kailangan sila makisa sa akin at pairalin natin itong katarungan, hustisya sa lupain, o paano ngayon tatanggapin ang gobyerno? Wala naman silang posisyon sa gobyerno. So, pero sa langit, meron silang posisyon sa langit. Dahil sila maalagad ng tapat ng Diyos na pinaglalaban ng katarungan. So, kailangan ng Diyos sa mga ito. Sino pa? Meron pa dyan eh. San si Doktor na Torre. Queen Helen. Alright. Kung talaga maniwala si Queen Helen dito sa akin sinasabi, at kung maniwala siya na ito na ang karina ng langit, at tayo lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, pwede na. Marami po yan. Kaya lang, mga walang pera, kaya nga hindi makalantad. Okay. Tayong lahat na tapat at matalino, sabi ko sa inyo, lumapit na kayo kung tapat kayo sa Diyos at matalino kayo talaga. Kailangan na kayo ng Diyos dahil hinanap niya ang malipin, tapat at matatalino. Natatakot po kasi ang kalaban daw, pader. Ano pader yan? Isang lindol lang sila. Hindi no. Ba nila alam mo yung pader ng Jericho kung paano bumagsak? Nung panahon ni Gloria, papatay nga ng Diyos si Gloria eh. Pinagtanggol ko lang si Gloria. Tandaan nyo ha. Yung tsunami sa India, siya yun ang papatay kay Gloria. Kaya lang umayaw ko. Dahil maraming tao sa kapaligiran ng Malacañan, tandaan nyo ha, na walang malay, madadamay. Sa tagal natin binabanggit ng pangalan ni Gloria Arroyo, hanggang ngayon hindi pa rin tayo pinansin. So,
Kung hindi niyo paniwala nito, sinabi ko sa inyo, ginawa ko na. Tapos na. Kaya lang, nasasabi ko lang. Dahil yan ang talagang ginawa ko. At hindi ko makakalimutan. Bandan nyo ah. Pati si Duterte, dami na rin nating best na banggit ang pangalan. Ngayon, kaya lang, dumating na ang karinan ng langit. Kaya sabi ni Jesus, magsisi kayo at magsisampalataya na sa Ebanghelyo. O, sinabi ni Jesus yan ah. Sasabihin ko rin sa inyo, dumating na ang karinan ng langit. Kaya magsisi na kayo bago kayo humarap sa hukuman ng Diyos. Kung nagsisi kayo, patatawarin kayo. Kung hindi kayo magsisi, sabi ko sa inyo, papatayin kayo talaga. Ganyan ah. Mayroon akong istorya sa inyo tungkol sa mayayaman. Si Solomon na mayayaman, hindi niya binigyan ng mahirap na tao si Lazaro. Nung mamatay si Solomon, sana bunda, hindi ba sa impyerno? Anong hiningi ngayon ni Solomon? Kaya mga Abraham, Ama, sugo mo si Lazaro sa lupa. Dahil meron akong 5 kapatid na mayayaman, baka mapunta rin dito sa impyerno na kinaroon ako. So, alalahan ninyo, mga ebanghelyo na yan, ha? Yan ay tuklas ni Jesus noong panahon niya. Ako naman, marami akong tuklas sa panahon natin. At yan na nga, sinasabi ko sa inyo, yung natuklasan ko ng mga bagay, ay siya rin hinayag ko sa inyo. Ha? Yung mandaraya na si Ananias, alagad ng Diyos yan, pinatayin niya mismo. At yung Pablo na hinarang ni Jesus sa daan ng Damasco, pinatawad ni Jesus dahil nung binulag niya sa loob ng 3 araw na hindi nakita hindi nakakita ang kanyang paningin, yun ang bigay ng panahon ng kanyang pagsisisi. Kaya yun ang naghayag si Pablo doon sa Corinto 15 magmula sa 50. Dahil yun ang nararanasan niya, isang iglap na pagsisisi. At minuksan ng Diyos ang kanyang mata sa babagitan ng kamay ni Ananias. At doon niya pinagpatuloy yung tungkulin na tinanggap niya Jesus Kristo na siya ang magdadala ng kanyang pangalan sa mga hintil at ginawa niya hanggang siya'y patayin din dahil siya ay tumuligsa sa mga mayaman na magnanakaw. Pinuligsa niya sa lahat yun at siya rin naman ay pinatay dahil ayaw ngayon ng mga tao na may maghayag ng katotohanan. Kaya pinagtatampan nila ang kasinungalingan, kaya hanggang ngayon, naghahari ang kasinungalingan. Sito liwa. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 50 hanggang 52. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. O, ano ibig sabihin? Ang kasalanan ay ang matao makasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Kaya si Pablo mismo nagsabi na dahil matalino yan. Tuloy mo. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. O, see? Yan ay tinuturo ni Pablo ang pagbabago. Ang pagsisisi, pagbabago para hindi tayo mamamatay. Dahil sabi ni Pablo, wala nang tibo ng kamatayan sa mga taong nagsisisi. Tanda nyo, pero hindi magsisisi. Patayin lang ng Diyos yan. Tanda nyo yan. Ngayon, kayo, anong gawin natin ngayon? Kagaya na sinabi ni Baleros,
tumbukin na ngayon ang kasalanan ng gobyerno. Baka sakaling magbago ang gobyerno at wala nang mamamatay. At tumbukin na raw yung problema ng lipunan. O, anong problema ng lipunan? Maraming problema dyan. Number one problema dyan, yung mga nasa pamunuan. Talaga? Sila nagpapabigat ng pasan sa bayan. Sabi, dahil sa mga tagapagpaatag. Kaya nga, sa halip na gumaan ang buhay ng tao, sila nagpapahirap sa tao ayon sa sinabi ng Diyos. Alright, ngayon, nung sinabi ng Diyos yan, nung una pang panahon hanggang ngayon, mayroon bang nagbago? Wala pang araw eh. Wala. Kahit na isa, wala bang nagbago? Hindi ba sinesay ko na sa inyo yung panahon ni Moses, yung mga namahala at hindi nagbago? Hindi ba lahat sila pinatay ng Diyos? Nandito sa Hebreo. Hebreo, Kapitulo 3. Sige, basahin. Ano pa ba gusto na sa 10 muna, bago 15? Sige, 10. Hebreo, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 15. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Mag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghiwalay sa inyo sa buha, sa Diyos na buhay, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo na daya ng daya ng kasalanan sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingat ang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Sige, yun nagbungkahi. Nagbumungkahi na anong minungkahi nila? Galit ng Diyos sa minungkahi dahil pinatigas nila ang puso nila. Kaya ang Diyos ay nagalit at pinagpapatay sila. Ngayon, sa panahon natin, mungkahin ninyo ang Diyos para magalit. Ayon yung lumapit para kayo patawarin. Dahil sinabi, oh, magsilapit kayo. Kahit na ang kasalanan nyo maging matingkad pa na pula, ay pakikinising kong parang niebe. Ano ibig sabihin? Ah, papuputin niya yan kung kayo'y magsisinga at magbago na. Kagaya ni Pablo, anong ginawa niya kay Pablo? Nagbago, nagsisi. O anong nangyari sa kaluluwa niya? Luminis ang kaluluwa niya at siya'y napunta sa langit. At madalas bumaba rito si Pablo. Tanda nyo ha. So nakamtan niya buhay na walang hanggan. Okay. Ito pala sa Hebrews 22 pala yun. Diba sa'yan? Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. O paano kayo mahugasan? Ayaw naman yung lumapit. Ayaw naman yung mangumpisal, ayaw naman yung magsisi. Nung binyagan ni Juan ang mga tao, anong ginawa nila? Nagpahayagan sila ng kasalanan sa isa't isa. Hindi sa pare sila naghayag ng kasalanan. Bawat isa sa kanila ay inayag ang kanilang kasalanan at namatawan sila sa bawat isa. At yan ang kailangan mangyari. Huwag sa pare kayo mangumpisal. Dahil yan ay bawal. Sa kapatid, kapatiran tayo mangumpisal. Iyag natin ang ating mga kasalanan at ang kapatiran naman ay mamatawan. Ganun lang. At ang Diyos ay mamatawan din. Yun ang sinabi ni San Pablo ni ano, ni Apostol Santiago. So, ito mga bagay na sinabi ko sa inyo, mga balibalita na yan ay naglaganap na
Pag nanakaw, milyon-milyon. Hindi ko lang nailista kasi pangalan yung katawang yun eh. Pero mayigit silang sampo sa bilang eh. Basta po lahat sila, mga matataas na pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Lahat po yun. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Alright. Ngayon, wala bang katarungan? Hindi ba pwede ikulong mga yan? Pinakamababang sahod, hindi po natin alam kung buwanan o taonan. 20 million po, pinakamababang sahod. O anong klase? Pandaraya ito. Yan ba kaya namimiya sa mga tao magnakaw eh? Dahil walang nakakulong na magnanakaw, tanda nyo. Kaya ganyan, ang mga politiko ngayon, lalong dumumi. Sabi ng Diyos, ang politika ay marumi. Sabi niya sa akin noong 1977 pa. Hanggang ngayon, marumi talaga ang politika. Kaya pala pinapalayas kayo, minumura kayo ni Miranda eh. Pero sabi po na narinig ko po kay Tata Eduardo Miranda, malapit na raw siyang umupo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O sana nga. Dahil kailangan ng taong tapat na gaya niya na hindi nasusulan ng pera. Yan po kasi ang kaibahan ng normal na tao sa taong ginagamit ng espiritu. Matali mo 7% ang kukunin niya pera ng bayan para manahimik lang siya. Hindi niya tinanggap yun. Dahil hindi nakukonsensya niya siya na ginagawa ng gobyerno sa bayan. Okay? So kung lahat ng tao ay ganon, hindi masaya ang Diyos dahil iiral na yung kalooban ng Diyos na maglaganap ng hustisya sa lupain. Yung pala sinasabi niya, at ang aking katuwiran ay mahayag. Talaga? So, kaya sinabi ko sa inyo, magsisi na kayo, sabi ni Jesus, noon pa, hanggang ngayon, basahin mo yan, magsisi na kayo. Malapit na ang kaharian ng langit. Bakit? Dahil ang kaharian ng langit ay bababa ang hukom na siya ang amang makapangyarihan sa lahat. At tayo lahat ay hahatulan ayon sa ating magagawa. Tandaan nyo ang. So, ano sabi naman sa Apokalipsis? No, namatay na si Jesus at naghayag. Lahat na makasalanan at sinungaling sa impyerno lahat yan. Kaya na manggagaway, magkukulam, mambabarang. Lahat na mga manggagamot na hindi tapat sa kanilang tungkulin. Impyerno lahat yan. Ang dami kasing manggagamot na alaking magpabayad. Kawawa naman yung mga may sakit. Talaga? Kaya narinig tayo dyan. Uusigin lahat yan. Tandaan nyo. Maharap tayo lahat sa hukuman. Bawat medalyon, 5,000. Sus ko naman. May 20,000 pa ang medalyon. Ano ba naman mga... So, marami akong sasabihin, pero marami na akong nasabi. Ulit-ulit ninyo yung mga Facebook ko para malaman ninyo na iisa lang ang daladala ko. Tandaan nyo ang katarungan. Ito po ang ating po nga huling mensahe galing po kay Propeta Isaias, Kapitulo 56. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito. O, yan ah. Kung sino yung tao niyan, maging si Pautsip Acosta. Sino man sa mga hukom o abogado na manghawakan nito ay malaya kayong ipaglaban ang katarungan. Tandaan nyo, dahil yan ang hinahanap ng Diyos para bahayag na ang katuwiran ng Diyos. Ha? Dahil inalipos na nila ang Diyos at walang naniniwala na may Diyos. Tandaan nyo, kahit na panahon pa ni Moses, walang naniniwala na may Diyos. Pero narinig nila ang tinig, pero hindi nila kinikilala ng Diyos ay buhay hanggang ngayon. Tandaan nyo ang... Marami naman po mga abogado na lumalaban din sa ginawa ng gobyerno ng panahon ng pandemya. Nandiyan po sila Attorney Aaron Sugilyon, Attorney Tanya Lat, Doktor ni
si Jose Montemayor. Ayun. Yung isa sa kumandidato pong presidente na hindi pinansin na sambayanan. Pero isa po yan sa matuwid na dapat sana naging presidente. Attorney Jose Montemayor. Alright, so lahat ng mga binanggit namin pangalan, gumising na kayo. Tayo'y magkatwiranan dito. At kung tapat kayo, pipiliin kayo ng Diyos na bigyan kayo ng tinatawag na karapatan o anointment. Anointed ones, kung tawag pahid. Papahiran kayo ng Diyos para gawin niyo ito. Dahil yan ang sinabi ni Isaias na propeta. Siya ay pinahiran ng Diyos ng authority na gawin lahat ng mga ito. Sige, basahin. Isaias Kapitulo 61. Oo. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin. Sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nakabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos. Okay na. Yan ang ginawa ni Isaias. Kaya si Isaias, kung basahin nyo ang buong kasulatan ni Isaias, nandyan lahat. Sinabi niya, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. O, see? Dahil lahat ng dumadaing ng kahirapan ay maalil lahat sila kung mabigyan na ang katarungan. Magkaroon na ng hustisya. Wala na magnanakaw. Wala na manulisan. Dahil yan ang ayaw na ayaw ng Diyos. Nandun sa Kawikaan. 6:16. Kawikaan, Kapitulo 6, Talatang 16. May anib na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, pito na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. At ang nagasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Yan ang pinagtatanim ng Diyos. Kinapuputan ng Diyos, kung tawagin. Yung pinagtatanim, napuputan doon sa bataw, gumagawa ng ganyan. Naghasik ng pagtatalo, yan. Pag nanakaw ba, hindi pa pinagtatalunan hanggang ngayon, pag nanakaw na yan, ayun, nagbububo na walang salang dugo. Yung pinirman nyo na aborsyon, bawal yan. Walang salang dugo, patayin nyo. Sa China, talamak yan. Ginagawangan lang ulam yung mga petos. So, alalanin nyo yan, kinabukutan ng Panginoon. At lalo na yung Kapitulo 1 ng Kawikaan. Yung pagnanakaw, pagyayain nila kayo, huwag kayong sasang-ayon. Sabi ni Haring Solomon, huwag nyo paulakan ang hilig ng masama. Ay, sabihin po nila, yung nga pinuno namin, ay gumagawa nyo. Kaya nga, nauwi yung talinghaga, father like son. Kung gano'n ang ama, ginagawa ng ama, gano'n din ang gagawin ng mga anak, eh ganyan kasi kayo ng masama. So hanggang dito lang, mag-isip-isipin yan, dahil pag nagdalit ang Diyos, talagang hiyag ko na yung paghukom sa ninyo. So hanggang dito na lamang po, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, at sa lahat po ng mga banal na espiritu, sa lahat po ng mga arkangeles ng kalangitan, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan at mga dioses ng kalawakan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Papuri, pasasalamat, pagsamba at paggalang ay aming tinataas sa inyong mga makapangyarihang pangalan. Siya nawa. Maraming maraming salamat.